problema mo ba ang pagkakaroon ng dry and damaged hair? So sa video ito, i-share ko sa inyo ang another homemade hair treatment na hindi nyo na kailangan pang gumastos pa ng malaki. Gusto mo na bang malaman kung paano? Just keep on watching! Alam nyo ba ng ating hair ay isa sa pinakamabilis na tumubo ng tissue sa ating katawan? At nagsisilbi siya para paprotekta ng ating mga scalp at nagbibigay din siya ng body heat. Kung ano-ano yung mga pinaglalagay natin sa hair natin, kung ano-ano mga chemical na ilalagay natin dyan, syempre, may tendency na madadamis talaga yung hair natin. So, kaya maganda gumamit tayo ng mga natural, mga no chemical na mga ingredients sa ating hair para hindi siya talaga tuluyang madamay. So, in this video guys, mag-uusapan natin ang ating mga hair, ang ating mga crowning glory. Ayan, i-share ko lang sa inyo guys. So, yung hair ko, hindi naman talaga siya yung as in sobrang, yung talagang straight na straight. Before nung hindi ko pa natatry itong homemade na hair treatment nito. May baka wavy yung hair ko. At saka ano lang siya, manipis siya. Kasi mula nung, hindi ko alam kung sa water ba dito, lumapis talaga na mapis yung hair ko. Nung nasa Pinas pa ako, makapal yung hair ko. Saka alam nyo ba, ilang beses lang ako nagpapagupit dito sa Spain. Siguro mga mabibilang ko, siguro mga twice o thrice lang talaga ako nagpunta sa mga salon para magpagupit ng hair ko. Naalala ko kasi guys, before, yung first time na nagpagupit ako dito is mga 2011 yata. 2011. Sa Chino siya na salon. Ayun, nagpagupit ako. Tapos yung pagkatapos nung ginupitan niya ako, pumangit yung hair ko. Parang nagpareyers ako. Tapos pumangit siya, naging buhagag siya. Tapos parang pangit-pangit talaga niya. Kasi sabi nila may mga yung sa kamay, kung magaan yung kamay niya, maganda yun din yung tubo ng hair mo. Pero ewan ko lang. Yun nga, pumangit siya. Kaya since noon, hindi talaga ako nagpagupit. Hindi na ako napupunta sa mga salon para magpagupit. So, ang ginagawa ko na lang, saka para makatipid na rin, ayan, isang idea to, para makatipid na rin, eh, pinapagpit ko na sa mama ko o kaya sa mga anak ko. Para hindi mo na kailangan gumas. Kasi alam nyo naman guys, ang dito, eh, mahal din. Kunyari, pupunta ka sa mga salon, siguro may mga 12 euros, 12 above yung gagastos mo. So, para hindi na rin kami gumastos, mama ko na lang, kapag pumupunta yung mama ko dito, siya na lang nagugupit ng hair ko. Kasi ang normal, ang papagupit ko lang naman is yung ipapantay lang yung dulo. Tapos talaga, ang problema ko din sa hair ko, kasi napaka-wavy niya, yung, alam nyo ba, kapag nakaka-uwi lang ako sa Pilipinas, doon lang ako nagpapariban. So, nakailang uwi na ba ako? Nakatatlo na yata akong uwi. Doon lang talaga ako nagpapariban, kasi nga, first, mahal din dito, at saka, sa Pilipinas, di ba, mura yung, depende sa length, pero mura pa rin. Tapos, simula dito, pag bumabalik ako, hindi na ako nagpapagupit ng hair. Hindi na talaga nagagalo yung hair ko, hindi ko na siya naalagaan, hindi ko siya na hair treatment. Saka kadalasan guys, pag pumapasok ko, hindi talaga ako nagsusukulay. Oh, promise, hindi talaga, siguro mga ilang buwan na rin na hindi ako nagsusukulay. Kasi once na nagsusukulay ako, naglalagas din siya. So, pag mapasok ako, pag dinidiretso ako sa metro, talagang inaano ko lang siya ng kamay ko. Ganyan, ginaganan ko lang. Alam nyo naman tayo mga babae, di ba? So, napaka-importante sa atin ng mga hair natin. Kasi yan yung unang-unang, parang pag sa isang tao, yung parang yung unang nakikita, di ba? Yung ating hair. So, syempre, sa mga karamihan sa atin, is gumagastos, nagpapaparlor, para lang yung ating mga hair. Naalala ko sa Pilipinas, kapag ka mag-New Year, mag-Christmas, doon nagpapa, diba, ang daming mga tao sa mga parlor, nagpapariban, ganyan, kung ano-ano yung ginagawa. So, yun nga, at saka sabi niya, pag nagkakaanak ka na, numinipis na yung buhok mo, nalalagas na siya. So, yun nga, naisipan ko na bakit hindi ko siya gawin. Save na rin sa time kasi wala din naman akong time na magpunta pa ng parlor, ganyan. Kasi pag day off ko is, dito lang din ako sa bahay. Siyempre, i-dinisin ko yung bahay namin, ganyan, ganyan. So, para makatipid na rin at the same time, makasave ng time, yun, naisipan ko talagang gawin to na bakit hindi ko itry gumamit ng mga home remedy para sa kagaganda ng hair ko. Feeling ko talaga nung bata ako, mas maganda yung hair ko. Mas straight na straight siya, mas maganda yung ano ng hair niya, yung glow ng mas makinis siya. Pero simula nung nag-anak niya, nag-asawa na ganyan, parang feeling ko pumangit na talaga yung hair ko. Siguro hindi na rin natin masyado na nabibigyan ng time. Yung talaga ang pinakasagot lang natin yung pupunta sa parlor, ganyan, magpa-relax once a year. Once a year talaga nakakapagpa-relax ako pagka mag-Christmas or mag-New Year. Doon lang natin na nabibigyan ng time yung ating mga hair.
Saka di ba sinabi nga nung iba na hindi magkailangan na lagi-lagi tayo nagbabasa ng buhok or kaya nagsha-shampoo kasi isa rin yung shampoo sa nakakapag-damage ng hair niya. Mas natatanggal niya yung natural oil ng ating hair. Kaya mas maganda alternate yung pagsha-shampoo natin para na may maintain pa rin yung natural oil ng ating hair. Saka yun din ang problema ko kasi hindi ko rin naman siya pwedeng ano mag-alternate ako muna hindi magbasa ng buhok kasi hindi din talaga ako makatiis na hindi ko paliligoan yung hair ko kahit na malamig yung panahon or mainit or talagang everyday ko talaga siyang ano binabasa, sinashampoo, kino-conditioner. So maano din pala yun, hindi rin pala maganda yung everyday mo siyang sinashampoo saka kino-conditioner. Saka tinan nyo guys, so sobrang haba na ng hair ko saka ano, madalang din talaga akong magtagupit. Normally, ipapatrim ko lang siya. Never ako nagkaroon ng short hair. Siguro yung bata ako yan, yung mga elementary ako. Pero since nag-high school na ako, naalala ko, high school, oo, parang may pagka maikli pa yung hair ko. Pero nag-college na ako, ganyan, until now, puro ano, long hair na yung buhok ko, lagi na siyang mahaba. Kaya minsan, di ba, yung dulo, nagkakaroon tayo ng split ends, hindi natin siya masyadong nasya-shampoo, ha? Patulad sa akin, minsan, hindi ko na talaga siya shampooan yung dulo, nagkakaroon ng split ends, tapos parang ang pangit-pangit niya, yung mga hibla ng hair ko, wala na siyang, hindi na siya yung, pag hindi mo kasi na natitrim, di ba, every 3 months yata ang pag-trim ng hair, hindi na siya nagiging healthy, na talagang na-obvious na parang dry na dry hair natin. Yung madalas na pagkukulay natin ng mga hair, o kaya yung mga iba gumagamit sila ng mga hindi naman talaga ano ng mga product nilagay nila sa hair nila na nakaka-damage, kasi may mga product talagang nakaka-damage, hindi lang sa hair natin, pati sa scalp natin. So, ayun, masama talaga siya sa hair natin. Kaya pala ginamit natin, guys, yung aloe vera, kasi rich in amino acid, enzyme, vitamin C, and E, na nakakatulong siya na hindi mag-dry yung hair natin. Yung lemon naman guys, nakakatulong siya sa pagbawas ng split ends, yung sobrang paglalagas ng hair natin, at saka yung sobrang pag-oily ng hair natin. Kaya maganda talaga siya ilagay sa ating sa hair natin. Coconut oil naman, syempre alam naman natin guys, napakayaman sa nutrients dahil meron siyang zinc, iron, vitamin E, and K, na nakakatulong siya sa ating mga hair follicles na hindi talaga tuluyang ma-damage yung hair natin. Kaya itong tatlong ingredients natin, yung aloe vera, yung lemon, or yung ating coconut oil, is the best siya na gamitin para sa pagpaganda at pagbabalik ng pagka-healthy ng ating mga hair. So itong home remedy natin na to, yung ating hair treatment natin guys, so hindi nyo siya kailangan gawin everyday. So gagawin nyo siya every other day para mas maging maganda yung ating hair. So, hindi na natin kailangan pang magpa-parlor, hindi na natin kailangan pang gumastos para lang gumanda alit yung hair natin, o diba? Kaya nga pala guys, yung aloe vera, mas maganda kung parang hindi na kayo bumili, kung meron naman kayong tanim na aloe vera, dun nyo na lang kunin sa tanim nyo, kung meron kayong tanim dyan sa bahay. At saka nabili ko nga pala yung aloe vera na yon is 90 cents lang siya sa mga bilihan ng mga pruta, saka sa mga gulay, 90 cents. So, ang laki-laki na niya. Tapos, yung coconut oil naman na binili ko, yung nasa garapon din, binili ko lang din siya sa mga bilihan ng gulay, saka ng prutas. Saka kung makita dito na coconut talaga na. Mas maganda yata yung ganun talaga. Yung coconut, yung, or kaya, pwede nyo gawin kapag yung may coconut kayo, gagawin nyo siya yung latik, tapos, diba yung oil nun, maganda rin talaga yun na, ano, pwede nyo siyang gamitin na i-apply nyo sa hair nyo. So, that's it guys. So, sana nakatulong naman ang ating video for today. Ayan, sa may mga problema sa hair, ayan, hindi na kayo mamumblema ngayon dahil meron na tayong solution sa ating mga damaged hair na super tipid talaga. So, kung nagustuhan nyo yung video ko today, so just like, share, and comment down below kung may mga suggestion kayo or any comment. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe ka na at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang ma-update kapag may mga bago akong videos. So, thank you guys for watching. Sana makita-kita pa tayo sa next video ko. So, see you guys. Bye!